tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulunan niya. Pinupuri ka namin, tinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan,
ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama, amen. Ng Diyos Ama, amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkaisa-isa mo at iba't ibang mga tao para sambahin ang ngalan mo. Ang mga isinilang na muli sa tubig ng binyaga ay magkaisa nawa sa pananalig at pagkamatapat sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, samantalang nakahawak ang pinagaling nina Pedro at Juan sa kanila sa may portiko ni Solomon, patakbong lumapit sa kanila ang mga taong takang-taka sa nangyari. Pagkakita ni Pedro sa mga tao, kanyang sinabi, "Mga Israelita, bakit kayo nanggigilalas sa nangyaring ito? Bakit ninyo kami tinitingnan ng ganyan? Akala ba ninyo'y napalakad namin siya sa pamamagitan ng sarili naming kapangyarihan o kaya'y dahil sa aming kabanalan? Ang Diyos nina Abraham, Isaak at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato, gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos at saksi kami sa bagay na ito. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakikita. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaunang ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng kaunting panahon ng pamamahinga. At susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. Siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago
ng lahat ng bagay ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Sinabi ni Moises, ang Panginoong inyong Diyos ay pipili ng isa ninyong kalahi at gagawing propetang tulad ko. Pakinggan ninyo ang lahat ng sasabihin niya sa inyo at lahat ng hindi makinig sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. Nagpahayag din tungkol sa mga araw na ito ang mga propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya. Ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasali kayo sa tipang ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham. Pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng iyong lipi. Kaya't hinirang ng Diyos ang kanyang lingkod at siya'y unang sinugo sa inyo upang pagpalain kayo at tulungang tumalikod sa inyong masasamang pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikaw o poon, Panginoon namin, laganap sa lupa ang iyong luningning. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukal mong kalingain? Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 sumain niyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang isinalaysay ng mga alagad ni Jesus ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala nang pagpira-pirasuhin niya ang tinapay. Si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo
ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ano't kayo'y nagulumihanan? Bakit nag-aaninlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at ang aking paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautosan ni Moises at sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kaniyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa. Magmula sa Jerusalem, kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. At sa mapagpalang gabi po sa ating lahat dito sa loob at labas ng simbahan ng Quiapo. Hinihimok ni Jesus ang kanyang mga disipulo na tingnan ninyo ang kanyang mga kamay at ang aking mga paa at ako rin ito. Hipuin ninyo ito at tingnan ninyo sapagkat ang multo ay walang laman at buto. Gaya ng nakikita ninyong mayroon ako. Nais lamang patunayan ng ating Panginoong Hesus na siya ay tunay na nabuhay. Si Hesus ay hindi multo, hindi lamang siya isang hallucination. Si Hesus ay totoo. Ang Hesus na namatay sa krus ay ang mismong Hesus na nabuhay mula sa mga patay. Upang mapatunayan niya na siya ay totoo at hindi isang multo, inanyayahan ni Jesus ang kanyang mga alagad na hawakan siya. Paano ang paaganyaya ni Jesus na hipuin tayo upang tayo maging tunay na mga tao? Nais ni Jesus na magpakumbaba tayong magmakaawa sa Kanya, na hipuin ang ating mga puso upang tayo magpatawad at makalimot. Mapagpakumbaba nating hilingin sa Kanya na hipuin ang ating buhay upang tayo ay maging mapagmalasakit at mapagmahal na tao. Maging totoo tayo kay Jesus at maging totoo din tayo sa ibang tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kayo ang mga saksi ng mga bagay na ito. Inilahad ng ebanghelyo ngayon ang pagiging pangkalahatan
ng misyon ng ating Panginoong Hesus. Ang mga alagada ay sinugo ngayon ng ating Panginoong Hesus. Sila ay inatasan ni Hesus na ipangaral ang kanyang pangalan mula sa Jerusalem at sa lahat ng mga bansa. Inatasan sila ni Hesus para sa isang misyon, hindi para magkulong sa kanilang mga silid. Inatasan sila ng ating Panginoon para sa isang misyon, hindi sa limitadong kanilang pansariling lugar. Dapat nilang dalhin ang mabuting balita para sa lahat, sa anumang wika at sa anumang sa hangganan ng mundo. Mga kapatid, hindi tayo maaaring mag-isa o hindi tayo maaaring manatili sa ating mga pribadong lugar. Hindi tayo makapagdahilan. Tayo ay may misyon. Tayo ay tinatawag ng ating Panginoong Diyos na lumabas at dalhin si Jesus at ipakilala sa iba. At umaasa sa atin si Jesus na ipahayag natin ang kaniyang mabuting balita, ang kaniyang pangalan hanggang sa dulo ng mundo. Umaasa sa atin ang ating Panginoong Hesus na ipagpatuloy natin ang misyon na kanyang sinimulan na ipangaral ang kanyang pangalan sa buong mundo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihayag ng karunungan ng banal na kasulatan ang plano ng Diyos para sa atin. Sa ating paglalakbay kasama ni Kristo, idalangin natin sa bawat araw na higit maging maliwanag ang kanyang daan ng buhay. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Bilang isang simbahan, naway maging tapat kami sa pagpapahayag sa Ebanghelyo ng pagsisisi at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Sa pagkilala sa kabutihan ni Kristo, ang Panginoong muling nabuhay, maihatid nawa natin ang katarungang panlipunan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang banal na kasulatan naway makapagbigay ng kaliwanagan sa mga nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Atin nawang makilala ang presensya ng Panginoong muling nabuhay sa paghahati-hati ng tinapay sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Ang mga namayapa naway muling mabuhay sa kaganapan ng kagalakan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Diyos na aming Ama, nag-alab ng aming mga puso habang nakikinig kami sa iyong bugtong na anak. Tanggapin mo ang mga panalangin ng mga naglalakbay sa kanyang daan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming atid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang
ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala ng aming hiling. Magsitayo na po ang lahat. Panalangin kay mga kapatid, ubang pagkahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo tanggapin ang aming mga alay na ngayon inihain para sa mga hinirang, upang ang mga niloob mong mabinyagan ay magkamit ng iyong tulong ngayon at kailanman, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Lalo ngayon pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hangbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpalang ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana, o sana, sa kaitaasan. Sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Sana, o sana, sa kaitaasan. Magsilot po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin nat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, "Tanggapin nat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo
ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sa't patuloyin sa iyong kaliwanagan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayurin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos.
Itong nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagsabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Announcement. Ang banal na relika ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na ikapito ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organization ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father June Sescon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 16, 2023, sa ganap na ikapito ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming paglulog ay iyong pakinggan para sa pagkamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwa ng papalapitan ng iyong bigay at aming alay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumutubos at kumukupkup sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyong kaligayahan
magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpakailanman. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ginulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal